Hello mga katropa! Welcome back to our channel! Propa tayo mga katropa! So for today's video mga katropa ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-propagate ng ating mga bugis or bougainvillea. So Woo! Sa panahong ito ay blooming ang ating mga bugis mga katropa. So we have 3 ways on how to propagate ang ating mga favorite na mga bugis. So samahan niyo ako mga katropa sa garden. Tara! So, mga katropa, ang pinapakita natin dito ay yung pagbabad natin sa ating mga cuttings sa dietane. Ayan. So, meron tayong water and then imimix natin yung dietane powder. Ayan. So, bakit tayo gagamit ng dietane? Ayan. For bigger chances na mabuhay yung ating propagation. Ayan. So, ibababad natin dyan ng mga 2 hours bago natin itanim yung ating mga cuttings. Of course, yan. Yung mga cuttings natin ay nakat na. Nalinisan, natanggal na rin yung mga dahon. And then, ayan. So, ibabad muna natin. Kung mapapansin nyo, mga pencil cut yung ating mga bugis cuttings. Okay. Ginagawa naman natin ngayon ay lilinisan natin yung mga cuttings. So, pwede rin, before natin ibabad sa dieting mga katropa, pwede nyo na rin linisan, tanggalin yung kanilang mga thorns. Ayan. Okay. So, first, way how to propagate. Ayan, hinahanda natin yung sa propagation natin through water. Okay, so pag sa tubig, mga katropa, ang gagawin natin, ayan, so lilinisan natin yung lower part, yung kung saan natin ibababad sa water. Ayan, so kikinisin lang natin or tatanggalin natin yung brown part ng ating cutting. Siguro nasa 1 inch or 1.5 inch. Ayan. So, first way to propagate is through water. Ayan. So, ganyan lang. Then, eventually, magkakaroon na ng bagong tubo ang ating propagation. So, let's see after 2 to 3 weeks. Yeah. So, the second way on how to propagate bougainvillea, mga katropa. Ayan. So, yan yung mga binabad nating mga cuttings sa dietane. Ayan. And itutusok lang natin sa soil. Ayan. Okay. So, tusok lang. Then, hintayin natin na tumubo. Yung soil content, mas maganda sana kung medyo more on soil yung ating soil mix.
the last way on how to propagate our boogies is through vacuum yan, or yung ICU. Ginagawa na natin yan sa ibang mga propagations natin. Yan. So again, gagamit tayo ng yan, yung plastic bottle. Nalagyan natin ng soil mix. So, sabi ko nga kanina mga katropa, yung soil mix natin ay may halong garden soil and bulok na ipa. So, sa propagation ng ating bugis, mas maganda kung more on soil para mahuhold niyang mabuti yung ating mga cuttings, kasi very sensitive po ang pagpapatubo ng ating mga bugis. Ayan. Unlike other plants na madali lang, pero this one, so sensitive po yan. Ayan. So, ayan. So, nilagay na natin ang mga cuttings sa soil, and then, ayan, tatakpan na natin yung ating plastic bottle. So, ang bubuhay mga katropa ng ating mga cuttings ay yung moist, dahil ayan, isi-seal po natin yung ating bottle. So, no need na dinigan, dahil yan, magmo-moist ang ating mga ang soil dyan sa loob ng ating bottle. At yan yung magsisil din water niya dyan sa loob. Ayan, ganyan lang kasimple mga katropa. Yan, ulit nagtatapos ang ating video on how to propagate ang ating favorite na bougainvillea mga katropa. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe po sa ating YouTube channel, Propagate mga katropa. And paki-like and follow our Facebook page, J Gardens and Company, and Propagate mga katropa. So, kayo, anong favorite ninyong variety ng mga bugis? Kasi ang favorite ko is si Pink Mushroom, dahil bukod sa variegated leaves ay cute na cute yung kanilang mga flowers. Ayan. So, paki-comment lang po kung ano yung favorite ninyong variety ng ating mga bugis. So, hanggang sa muli. Siya nga pala, if you haven't already, you can help this channel by hitting the subscribe button para na rin ma-update kayo every time na magre-release kami ng bagong videos, anything and everything about plants. Ayan. So, feel free to comment, like, and share na rin para makatulong kayo sa algorithm ng YouTube para sa pagpaparating namin ng aming mga content. Ayan. Maraming salamat po mga katropa.